Hey guys, kamusta kayong lahat? Welcome back to my channel. So this is Moto Addict Pinas again, nagbabalik just to continue the classic scrambler modification of our TMX 155 at my back. So kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung gusto mong masundan itong pag-modify nitong ating TMX at kung nagustuhan mo ang video na to, just click the subscribe button below and click mo na rin yung notification bell para updated ka lagi sa mga bago kong videos. So today, this is gonna be the part 5 of our modification. So mag-install tayo, unang-una nitong ating rear fender, pangalawa nitong stoplight, pangatlo nitong ating signal lights or flasher, at install na rin natin itong ating rear shock. So ang kanyang sukat ay 340 to 360 mm. Adjustable siya from 340 to 360 mm. At ang kanyang brand ay ZZ Racing. So Japan standard siya. Napakaganda kasi pwede nating i-adjust ng mataas, pwede rin natin i-adjust ng mas mababa. And then guys, pasensya na kasi may gustong sumali na manok na pula, no? Kaya ulitin natin sa ating rear shock. So i-install na rin natin itong ating rear shock. Ang kanyang brand ay ZZ Racing. Japan standard siya. At ang kanyang sukat ay 340 mm to 360 mm. So adjustable siya from 340 to 360 mm. So napakaganda kasi pwede mong pataasan, pwede mong babahan. So napakalaki yung agwat ng luma nating shock. So yung standard ng ating TMX 155 na rear shock ay 320 mm compared to 340 to 360 mm. So malaki. And lastly, mag-install tayo ng hidden box ng ating battery at ng mga iba pang electrical components. So kung gusto mong malaman yung mga price ng mga to, ilalagay ko sa description box. At kung gusto mong masundan yung pag-modify nitong ating TMX 155 from part 1 to part 4, ilalagay ko din doon. So let's go! Install na natin itong mga to. So far guys, ito pa lamang yung nagagawa natin. So pininturahan ko na pala yung ating T-post at ng ating butterfly. So guys, ipapakita ko sa inyo yung bago nating rear shock. Kukompare natin sa stock ng TMX natin. Kung ano yung agot nila, kung gaano kahaba. So ito.
So ayan guys. So ito guys, 340 mm pa lang siya. So pwede pa nating taasan hanggang 360. Ayan. Ayan, tataas pa yung ating likuran. So install natin to guys para makita natin yung gaano kataas yung likuran natin at mapipit natin ng mabuti yung ating rear fender. And then pipinturahan natin to ng black kung hindi bagay sa motor natin. Itong orange na to. Ayan, na-install na natin itong ating rear shock. Tumaas ng konti itong ating likuran. So, install na natin itong ating rear fender. Bago natin install to, lagyan muna natin ng masking tape para pamprotekta sa paint niya, para hindi magasgas or matuklap yung pintura niya. And then para madali lagyan ng marker. So install na natin. And guys, nilagyan ko na ng masking tape itong ating rear fender. So ang purpose nito ay para hindi masira yung pintura ng ating fender. And then mas madali siyang lagyan ng marker. Mas madaling sulatan kaysa sa kulay black na madulas. Mahirap sulatan. So ito guys, bago natin i-install, pagplanuhan muna natin kung ano yung or paano yung kanyang itsura. Gaano kahaba, gaano kaiksi, gaano kataas. Guys, meron na akong plano. Ganito siya. So, ganyan siya kaiksi. Ganyan din siya kababa. So, pwede rin namang habaan, ano. Pero mas type ko yung ganun. Pwede rin taasan ng ganyan. Kaso, problema natin yung stoplight tsaka yung plate number. So pataas na ng ganyan yung plate number, hindi nakita sa likuran. At yung ating stoplight ay tataas ng ganyan. So ayan siya guys, ganyan siya. Ganyan lang yung gagawin natin. Okay, install na natin to. Guys, nga pala, sa pag-i-install natin ito, kailangan natin ng pantukol dito para hindi gumalaw-galaw itong ating fender pag sinusulatan natin, para hindi natin hawak-hawakan, laging hawak. Nagamit tayo ng mga retasong kahoy. So ito guys, tanggalin ko muna ito ating lupuan. Ayan guys, yung kanyang magiging itsura. So try natin ilagay yung ating upuan para makita natin yung forma nitong ating fender. So ayan. Ganda. So yan ang kaming likuran. Kabit na natin. Guys, ito na. Gumawa ako ng flat bar. And then niround ko siya, no?
sinunod natin sa form ng ating fender. Ayan. Binend ko siya ng ganyan. And then, dito sa likuran, gumawa rin ako ng flat bar. So, niround ko yung kanyang edge. Ano? So, ayan. Sa bandang gilid. At magbubutas lang tayo ng isa dito. And then, ito, dalawang tornilyo. Ano? Ayan. Dalawa dito sa harapan, dalawang tornilyo, and then isa lang. So, ayan na natin. So, ayan guys, yung kabitan ng ating fender, ano, i-weld natin sa kabitan ng ating upuan. So, okay. Ayan guys, isa muna para kung sakaling mali ay ma-correct pa natin. So ayan, okay naman siya, ano? Full weld na natin. So ito, tanggalin muna natin itong ating fender para hindi matunaw yung kanyang pintura. Guys, ayan, naikabit na natin itong kabitan ng ating rear fender. At kakabit muna natin yung ating fender, ano, bago tayo magbutas para sa isang tornilyo dito. So ito guys, binutas ko na pala itong ating fender ng dalawang para may kabitan na tayo dito. Then tsaka tayo magbubutas. Kabit na natin guys. Ito guys, kinabit ko muna itong ating plate number para makita natin mabuti yung kanyang forma at mapagplanuhan natin ng maayos, ano? So ganito yung gagawin natin guys. Ayan. So ito guys, kung inyong mapapansin, no, dapat ganyan siya. So may awang siya dito. So magpa-fabricate tayo ngayon ng metal na lagayan ng ating ng bracket niya dito. Para ito tumaas ng konti, hindi siya pa ganyan. So pangit tingnan guys pag ganyan. So kailangan nakaganyan ng konti. Ayan, nakaganyan. So gagawa tayo ng spacer dito. Okay? Guys, ito, nakagawa na tayo ng spacer natin sa ating stoplight para tumaas ng konti. So, ayan, sa bandang taas, mas makapal siya. Then, sa bandang baba is mas manipis para ganito yung magiging itsura. So, ayan guys, so, pataas siya ng konti. Kung tatanggalin natin to, ayan, tataas ng ganito. So, bababa ito, guys. Tapos pag kinabit natin to, ayan.
Ayan. Gaganito siya. So ito, kipit na natin, guys. Tanggalin natin, guys, para butasan itong fender natin. So, ayan, guys, kaya na bahalang humusga. Papakita ko sa inyo yung kanyang likuran. So, eto siya, guys. Yan. Panalo, guys. So, ayan. Ganda. So, try natin kabit yung kanyang upuan para makita natin yung forma. So, ayan na, guys. Ayan. Angalo. So, ang next step natin ay mag-i-install tayo ng ating flasher o ng ating signal light. So, ang plano ko, guys, ay dito ko siya kakabit. Kasi pag dito masyadong malapit na, no, kasi baka maupuan pag yung dalawa yung sasakay dito. At masira yung ating flasher. Sayang naman, papalit na naman pag nasira. So, next step, pagkakabit ng flasher. Guys, ganito yung gagawin natin. So, nag-cut na ako ng lagayan natin ng ating flasher. So, ganito, guys. Bale, ganyan yung gagawin natin. And then, magbubutas tayo dito. So, dyan natin nilalagay yung flasher natin. So, flat bar lang to, guys. So, ganyan lang. So, guys, ito na butas na natin siya at sakto yung butas sa ating flasher. Kasyang-kasya. Ayan. Ganyan siya, guys. So, i-weld na natin. Guys, ito na-i-weld ko na ng konti itong ating lagayan ng flasher. No? Or bracket. So, try nating ikabit yung flasher natin para makita natin yung forma, guys. Bale, ganyan siya, guys. Ano?
Tapik natin yung upuan para mas makita natin yung form niya. Tapos na natin ma-i-weld itong ating bracket ng flasher natin or signal light. So, yung last natin gagawin ay maglalagay tayo nitong hidden box ng ating battery at ng iba pang electrical components. Ano? Guys, kung hindi mapapansin, ano, ito yung lagayan ng air filter natin. Ano, so, kakat ko sana to, pero naisip ko, i-bend ko na lang pababa para may kabitan ano, dito sa likod na hidden box natin para hindi na natin i-weld ano, dito sa likod. So guys, gawa na itong ating hidden box, ano? And then, napala guys, i-weld na natin siya totally. Ang
magmula likod hanggang harap, ano. So, weld na natin. So ayan guys, tapos na tayo. Naikabit na natin itong ating hidden box. So ikabit na natin yung ating fender, yung stoplight at saka signal light natin para makita natin yung natapos natin ngayong araw, no? So ayan guys, tapos na tayo. Naikabit na natin yung mga gusto natin ikabit ngayong araw. Naikabit na natin itong ating rear fender, stoplight, signal lights, maging itong ating bagong rear shock. And lastly, itong ating hidden box ng ating battery at ng iba pang electrical components. So guys, kayo na lang bahalang humusga kung pasado ba sa inyo ito. Ayan guys, so hanggang dito muna tayo guys. Abangan nyo yung part 6 ng ating pagmamodify. Subukan natin matapos ng mabilisan na, no, para may test ride na natin ito. So kita-kits guys sa susunod nating vlog. Hanggang sa muli.